So hindi pa na extension yan, guys. Ito yung sink. So yung iba nire-repair nila. So dito nila nilagay ang sink nila, naka letter L. Ayan. So sa amin yung extensions namin, yung sink is dito. Pinatanggal namin siya. Maricel Montemayor Channel. So ngayong araw, requested by kababayan natin, so about the backyard extension. So ipapasilip ko po sa inyo ang before and after ng extension sa likod ng backyard natin. So ipapakita ko sa inyo kung may space ba or wala ang ating backyard extensions. Yun yung gusto niya na malaman at makita ang backyard natin. Okay, so tara! Pupuntahan natin ang aming backyard extension sa labas. So, lalabas lang tayo. By the way, ito yung neighbor namin. Hindi pa nakapag-construct. So, dito tayo sa loob. Sorry, sa loob. Ang daming sipit dito, guys. So, ayan. Ito yung neighbor namin. Ito yung likod sa hindi pa na extensions. And yan yung sa amin na may extensions na. So, sa inyo about the backyard extensions. So, for example, ito naka-extensions na kami. Ayan. Ito yung wall namin sa likod. So, dito, kapag sila mag-extend, so, hindi kami papayag na hindi sila maglagay ng wall nila. So, may iba kasi, guys, na sagad talaga. So, itong wall namin, hindi na sila gagawa ng panibagong wall nila. So, dito na sila mismo. Ito na talaga mismo yung wall nila. So, hindi tayo papayag niyan. Dapat maglagay sila ng sariling wall nila kahit nakadikit pa siya dito. Okay? So if ever na may mag-extend sa backyard nyo, tapos nakapag-extend na kayo sa backyard nyo, so sabihin niyo talaga na maglagay sila dapat ng panibagong wall nila. Okay? So again, guys, hati kayo dito sa Muhon. So, dito sila nakapatong sa half-half. Dito, halfway lang kayo, halfway. So, malaking circle kasi yan. So, dito sa amin, so nakikita nyo, ayan, nakikita nyo, may space pa. So, meaning, dito sila papatong sa backyard nila. Okay, so dito sila maglagay ng hollow blocks. So, again ha, huwag kayo papayag na ito na gawin nilang wall nila, yung sa inyong wall. Okay? Dapat gagawa talaga sila ng panibagong wall nila. So, maglagay sila ng hollow blocks dito. Okay? So, sa side naman, so dito naman sa side, ayan. So, ito yung kapitbahay namin, end unit, corner unit. Ito yung sa amin. So, dito naman sa side, the same pa rin, guys. So, huwag kayo papayag na ito pa rin ang gawin nilang wall, yung wall ninyo. Dapat, hati pa rin siya. Ayan, hati pa rin siya dito. So, halfway pa rin siya. So, nakikita nyo may space siya. So, meaning, hati kayo sa Muhon. So, dito sila maglagay ng hollow blocks. Ayan. So, huwag kayo papayag na ito pa rin yung hollow blocks na gagamitin nila, i-finishing nila. Huwag, guys. So, dapat magtayo sila ng panibagong wall nila dyan. Okay? So, para aware kayo kung ano yung gagawin niyo sa likod, just in case na yung backyard extensions nyo is mag-extend din yung kapitbahay nyo sa likod at sa gilid. Okay? So, sana, guys, makatulong po ito sa inyo. Magkaroon kayo ng malaking idea about sa backyard extensions.
So hindi pa lahat nakapag-extend sa backyard. Ayan. So may ipapakita lang ako ha. May ipapakita lang ako na space sa inyo. So ito ang before extension. So hindi pa na-extend at ito yung na-extend na. So may tips lang ako dito or i-share na idea for interior designs. So ito guys, ang iba hindi na nila ginalaw. So ito na yung original sink nila. Pero yung iba guys, yung sink nila dito, yan. Iyan as is dyan, tapos nilagyan pa nila dito, tapos dito. So bali naka letter U siya guys, yung sink nila. Tapos may cabinet sa taas, cabinet din sa baba. So maganda siya tingnan. 60 by 60 cm, 60 by 60. Tapos dito 50 by 50, then dito 60 by 60. So maganda tingnan pag ganun yung ano nyo, yung sink niyo guys. Meron ding iba, tinanggal nila to, tapos dito nilagay nila ang dito na space, dito nilagay nila ang gas range, tapos dito mag-start sila dito for sink. So dito yan hanggang dito, letter L yung sink. Yun yung ginawa namin guys, letter L. Okay? So tapos dito na side. Ayan. So asensya na kasi maraming mga ano sipit dito, ayan oh. So dito guys, ito na area. Diyan room yan siya, yan na may jealousy sa loob, room yan siya. Dito sa extensions nyo, ayan. So pwede niyo siya gawing laundry area or pwede niyo siya gawing room. Okay? So para kung gusto niyo malaki yung room ninyo, doon, kung gusto nyo malaki yung living area ninyo, so dito nyo ilagay yung isang room para dalawang room siya, magkatabi na room. Pero kung gusto nyo, pero guys, kung gusto nyo talaga na yung laundry area nyo is nasa likod, so dito extended kayo dito, mag-extend kayo dito, yan ang area, so gawin yung laundry area. Kasi yung iba, yung mga laundry area nila is nilagay nila sa front yard extension. So medyo pangit kasi tingnan, tapos nababasa yung sahig sa extensions niyo sa front yard. So much better talaga na dito niyo ilagay ang laundry area ninyo. Okay? So pwede din kung gusto niyo talaga na liitan niyo lang yung laundry area niyo para mas malaki yung ano niyo, yung living area. So ganito gawin niyo guys. Kaunti lang yung space ng laundrya from that dito. Yan, halfway lang siya, halfway. Tapos dito, tanggalin niyo siya. Tapos para i-extend niyo yung room niyo dito para doon iabante niyo pa at paurog. Okay, so yan lang yung ano ko guys, may share sa inyo. Tapos ito pala siya. Ayan guys. Yan, breather sa likod. Dapat kasi double yan, isa at saka isa dyan. So, dalawa. Pero tinakpan nila kasi dito. Ang mas maganda kasi guys, iulit nyo yan siya, lakihan nyo ang breather. Kasi, kapag mainit kasi dito sa lumina, yung ano nyo, yung kisame nyo, na magbo-broke siya guys. Or sa Bisaya, muliki siya sa kainit. Kaya tungod, maliit lang yung butas ng breather nyo. Dapat lakihan nyo siya, i-refer nyo. Yan, i-repair nyo din dyan. Lagyan nyo din ng breather na malaki. Okay? So, I hope na magkakaroon kayo ng malaking idea about the backyard extensions. Kung saan nyo pwedeng ipwesto ang ano nyo, ang extensions ninyo sa hollow block ninyo, sa side and sa back. Okay? So, guys, kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to like and subscribe my channel at pakiclick na lang din ang bell para ma-notify kayo sa mga new uploaded videos ko. Okay, so bye!